Ito ang binantin ng isa. 350. Isa kasi konting wool namin na kami nakitira. Ngayon, minsan, bibili lang kami ng, ano, ng 5 piso saging. Patakami namin yan. Minsan, yung mangga, yung butete, yun yung natirang ulam. Yung butete, yun ang ulam nila namin. Mag-anak. Kasi, hindi sasakto. Pag natitira pa, makukulangan sa pabenta. Sa 300 na halaga, ang 200 panggasolina, ang 100 pagkaka, may 100 pagkakasayin sa bigas, gaas ng kalan. Pagkakasayin lang doon ang benta, hindi sapat para ang sa maghapong kapos talaga. Laging ganun, minsan wala ang benta. Kaya yung 100, yung may 100, bibili ko ng bigas. Bilan po ng 2 kilo. Pinipili natin yung maganda. Maputla siya. Ito naman, binayo. Pag binayo yung kanyang dinurog, ang kamandag niyan, nandiyan kumara sa katawan niya. Ay dapat hindi kainin niyan eh. Yan, kumakalat na oh. Kumakalat ng lasa niya. Yan. Yung ano yan, yan. Pag kinain ng tayo, may side effect yan. Ito, yan. Ito, tulilan naman. Hindi may dikit siya kami sa malit yun eh. Yan oh. Yan ang ulilan naman. Isa pa yan sa nakaka-side effects. Ano, wala yan. Ano pong party yan, Tay? Party ng puso niya na masama din kainin. Ito, magandang atay. Pwede kunin atay. Ito, lason. Lason to, abdo to, abdo. Na, hindi dapat nasama sa pagkain. Pag nasama sa pagkain, ang lahat ng kakain to magkaka-eltor yung dyan. Pag gagawa yan, yung anak ko, hindi ako kakain. Tay, hindi kayo natatakot na ano? Lagyan. Na malasong siya. Hindi kayo natatakot. Hindi, hindi naman. Malinis na itong pagkagawa ito. Kahit sino kumain ito, hindi walang side effect nito. Malinis na yun. Isa kakasigurado na yun. Para masarap kainin, yung parang kumakain ka ng manok. Manok to. Masarap. Kaya. Para hindi dumikit sa kawali. Bali, walo kami doon. Lahat yung kumakain. Pati mga batang maliit na gano'n. Ako, misis ko, yung lahat ng anak ko, babae, lalaki, kumakain sila. Pati mga apo ko, kumakain. Kasi pag naluto naman kasi, parang manok eh. Well sa amin, apat na bata, apat na matanda. Lasang manok. Tawagin niyo manok, pero chicken eh. Chicken chicken, tawagin sa lugar namin yun eh. Sarap. Alam nila, pag naluto na yun, lalo kung binalot namin sa arena bago pinirito, ang tingin nila doon, hita ng manok. Kaya, nag-aagawan. Sarap na sarap sa pagkain. Hindi ko na sinasabi. Pag nakakain na sila, tayo, ang sarap ng manok. No. Hindi ko na lang sinasabi. Kain ang kain lang. Para pag sinabi yung butete, nakakain pa rin kasi walang ulam ng ulam yung iba eh.
kundi yun eh. Ano yung mga kinakain nyo kapag walang huling isda? Wala, minsan naghihingi ako doon kay sa kumpare ko. Binibigyan ng mga, yung pagkain ng baboy na ano, yung mga ano, yung binibigay sa amin, yung mga pinupulo sa palengke. Yun. Yum, yum, yum.